Guys, may nagkatanong sa akin, what I hate about Montero Sport. Ang sabi ko, hindi naman hate. It's more on what improvements can be made to make this SUV better. Tara, samahan niyo ako. Sa mga ano, dapat i-improve talaga dito itong dome light na to. Kasi ang original nito is kulay yellow, madilim siya. So ang ginawa ko, pinapalitan ko siya nung white na LED, no. Ayun oh, pumuti na siya. So tingnan natin dito. Yan. So sa gabi kasi, o kaya pagka madilim, kulay dilaw siya, hindi mo siya masyadong makita. So ito nilagay ko. So hindi siya masyadong too glaring kasi yung iba yung nagkukulay, yung masyadong maliwanag, nagparang bluish siya. So ito tama lang yung pagkapote, hindi siya not too bright, tamang-tama lang. So ito, this needs improvement really. So kailangan talaga itong palitan. Kaya ito, pinalitan ko na siya. So yan. Okay. Ang wala dito yung ano, yung cup holder, yung Terra, yung Trailblazer, yung Fortuner, meron dito ang ano, meron dito ang cup holder. So, sa mga mahilig drinks, okay lang kung meron dito. Pero dito parang ano nga, hindi siya bagay because yung kanyang, kita mo yung design nito. Siguro pag nilagay mo dito, hindi siya babagay. Kaya hindi nila nilagay yung cup holder. Anyway, meron naman dito sa bandang baba. So dito na lang. So, ang advantage nun is, at least dito, pag matapon ka, hindi masyadong ano, masagwa. Kasi pag dito natapon, bababa dito sa ano. So, yan isa sa mga suggested improvements. Okay, isa pa that needs improvement. Ito. Nakita mo siya, oh, ang madali siyang magasgas. So, sana, hindi man nila itong design na dito, pwede rin yung brushed aluminum. So, mas maganda. Tingnan mo dito, pag tinanggal ko to, actually, madali lang siya magasgas. Buti meron ditong parang rubber. Pero actually, very susceptible siya sa gasgas. Kasi dark siya, maitim eh. So, kitang-kita mo yung ano siya, madali siyang magasgas. So, sana iniba nila ito. Ano lang naman yan, sa akin lang naman yan na idea. It might be different from yours. Pero to me, kasi meticuloso ako pagdating sa ganyan, they could have used a different kind of material. Ang isa pa that needs improvement, ito yung size niya, no? Masyado siyang maliit, no? So, they could have put a bigger one para mas madaling makita yung sa likod. Kasi yung likod na salamin, yung rear glass, maliit na nga, tapos maliit pa ito, parang hindi siya sapat. Kaya yung iba, naglalagay dito na pinapatong nila dito, di ba? Pinapatong nila yung another glass na may dash cam para mas makita yung sa likod. Yung sa Terra, napansin ko, malaki siya. Kasi, meron siyang 360-degree camera na integrated. Kaya siguro, pinalaki na yon. Pero, well, ganun talaga ang design ng mga stock eh. Pare-pareho naman talaga sila. So, at least, improvement na po pwede nating masuggest. Naman dito sa head unit. Well, ang maganda dito, pinalaki nila, ginawa nila itong 8 inches. Kasi ang pag-measure nito, diagonal, yun ang dapat ganito, ilang 8 inches, hindi ganyan, at saka pa ganun, no? So normally 8 inches yan. So, yung sound niya needs some improvement, no? Tingnan mo sa settings niya. So, yung sa sound control, ano lang, napakasimple. Pag example dito sa equalizer, po tayo sa equalizer, no? So ganyan lang, hindi mo siya natitimpla nung maganda ba yung left, right, ganyan. Mamimix mo talaga yung sound. So ito, simple lang yung kanya, mamimili ka lang akong hip-hop, pop, saka rap. So yung tone, ganun din. Tatlo lang yung ano. So simple siya. So siguro, because of consideration din sa price, kaya mas simple. So hindi ko alam kung ano yung brand nito eh. Yung sa Terra ko dati,
Blaupunk yung brand. I don't know which brand is this. Pero, well, on the average, pwede na, kaya lang, we could have done better. Kumbaga. Kaya yung iba, nag-upgrade sila ng head unit. Siguro, nakukulangan sila dun sa sound quality. Doon yung sa mga mahilig sa sounds talaga, hindi ka masasatisfy. Pero ako, being, hindi naman ako masyadong mahilig sa music, so okay na rin sa akin to. Basta meron lang akong sounds na okay, average. So, okay lang sa akin. Oh, another improvement, siyempre, normal yan sa mga stock yung busina niya. Napakaliit, di ba? So, talagang hindi siya bagay din sa ang laki ng sasakyan, ang liit ng busina. So, normally, mag-upgrade ka ng busina. Meron na akong busina yung kakapit dito, yung Bosque. Nandito sa akin. Kaya lang, wala pa akong time because COVID nga. Hindi ko pa na papakabit. So, yung Bosque Europa ang ipapakabit ko rito para magmukhang proportion siya dun sa size ng sasakyan. Kasi, ang laki-laki ng katawan. Parang, kumbaga, ang liit ng boses. Alright. Sana meron sila yung lumbar support ito. This is more on the height lang at saka yung pag-tilt nung ano, di ba? Nung tawag dito, nung upuan. Kung may lumbar support sana dito sa likod, mas maganda para mas okay yung kanyang ano, sa long drive. So yun ang nami-miss ko dito, wala siyang ganon. Pero that's it. Nakikita kong improvement. Sana ito na i-move nito katulad nung sa Terra at saka sa Ford Everest. So kung may move natin to, yung space doon sa likod mas ano, mas makikinig ano, maalawan doon sa mga passenger sa likod. Pero so ito naka-fix siya. That's another improvement na pwedeng gawin sana. That needs improvement siguro ito. So ito, pagka hindi siya naka-recline, nakatungo siyang papaganon. So kailangan, i-recline mo siya. Ayan. Para maging horizontal siya. Tapos ito, nakikita ko yung iba, madaling masira ito eh. So kailangan na iwasan na palagi din siya gamitin. So ang ito susceptible, pagka meron kang kape dito, pag gumalaw, pwedeng matapon dito. Unlike kung dito siya nakalagay, medyo shape ng konti. Ito parang medyo fragile siya, no? Fragile siya ng konti. Ang kagandahan lang naman ito is wala kang butas dito, 'di ba? So madali kang ano, madali yung rest ng iyong kamay. So, 'yan. Dapat i-improve nila yung configuration ng seat sa third row, no? So kita mo 'to pag binaba ko 'to. Ito, parang medyo mahirap siya, no? So ito, pag nakababa ito, nakaangat ito. So hindi mo siya malalagyan ng diretso na gamit. So kailangan mo pang ibaba ito. Doon sa iba, direct, pag wala nang nakaumbok na ganito, kasi fold flat yung seat sa likod, nakalubog. So pantay siya dito. So para matanggal ito, so kailangan mo pa, paano ba ito? Kailangan mo pa itumble siya. So medyo mahirap. Yun. Tapos, saka mo siya ibababa dito. Saka mo lang siya mapa-plan ito. Pero ito, yung space dito, sayang, di ba? Yung space dito, pag naka-flat siya, diretso sana yung sana. Matulad sa Trailblazer ko, diretso siya. Hindi mo na kailangan itaas yung ganito. Kasi ito, wala siyang pinakaulo na ganito. Yun ang isa sa mga dapat in-improve ng Mitsubishi. Pero yung design nila talaga, ganyan talaga eh. Hindi ko alam kung bakit. Suggestion ko sana merong power socket dito sa loob. Para pwede mong saksakan ng power supply ng dashcam. Kasi pwede mo siyang padaanin dito sa ilalim para hindi siya kita. Kasi kung doon man gagaling yung power supply, kitang-kita mo. So mahirap itago yung cable ng dashcam. Sana nakatago. So yung sa ibang sasakyan, I think meron sila dito sa loob. Para hindi siya kita. Yun lang isa sa mga nakita kong ano. Ang isa pa sa nakita ko dito, maliit yung salamin. Yung sa likod, di ba? Parang ang liit niya, naliliitan ako. Pero
Kanya siguro talaga yung design niya eh. Wala ka namang magagawa dyan. Yan talaga ang design. Pero observation ko lang, maliit siya compared dun sa iba na malaki yung glass sa likod. So parang mahirap din pagka umaatras ka, yung view mo medyo maliit ng konti. Mas na dapat din sigurong gawin, itong wheel well, oh, kita mo siya. Oh. Kitang-kita yung chassis. Dapat diniretso naman lang nila to para matakpan, para hindi, para magandang tingnan sa pag magali pa din siyang linisin. Ilagay nila ito ng ano, nung plastic na fender liner para mas simpleng tingnan at mas maganda. Okay, that's it. Those are the improvements that I am suggesting. So in my next vlog, I'll be discussing what I like about this SUV. So watch out for it. See you again in my next vlog. Bye!